Dito niya daw huling na naramdaman na wala yung pitaka. Ngayon nga mga kanot-not ay nawala nga ang pitaka ng bayaw ko at nandoon lahat ng ID at maliit na halaga na allowance niya. Kaya hinihingi ko ang pabor na ito sa inyo, baka isa kasi sa inyo ang makakita kanyang pitaka na naglaan naman ng mga mahalagang ID. Okay lang daw po kahit hindi na mapabalik yung pera basta yung ID niya ay mapabalik. Lalong-lalo na daw po yung lisensya kasi kitang-kita niyo naman kung gaano kahirap kumuha ng lisensya. May itatanong nga lang pala ako mga kanot-not, paano kaya yun? Nagdadrive siya tapos nalaglag yung lisensya niya. Pwede kayang apidabit o plus muna habang hindi pa niya nakukuha ang kanyang lisensya o hindi pa siya nakakakuha ng kapalit. So yun nga mga lodi, nandito kami sa Barangay San Juan, Santo Tomas, Batangas. Yan o. Yan. Kasi nga po nalaglag yung ID nung payaw ko, no? Baka sakaling merong magsauli sa barangay hall kasi nga sabi nung bayo ko dito niya daw huling na naramdaman na wala yung pitaka niya, tapos may nakausap daw siya mga tambay dito na meron nga daw kumuha at umalis na. So sana may magbalik kasi napaka-importante, baka magawa pa magamit pa saka sa kung ano man yung ID, ano ko. So tara, punta tayo sa barangay hall. Bago nga pala kami pumunta sa barangay hall, eto, may nakausap ang aking kapatid at kausap niya nga din daw yung aking bayo kasi nagtanong daw siya sa kanya. At dahil nga nagmamadali yung bayo ko sa pagpunta sa trabaho, di na niya nagawang ipablatter kaya kami na ang gagawa kasi baka nga mamaya-maya magawa pa ito sa kung saan man. O baka gamitin ang mga nakasimot sa hindi magandang bagay. Naku po, huwag naman sana. Matapos lang makausap ng aking kapatid, eto, dumiretso na kami sa barangay hall ng barangay San Juan para ipablatter ang pagkakalaglag o pagkakawala ng pitaka ng aking bayaw. Ito na siguro ang pinakaunang hakbang na magandang gawin kapag nawalan ka ng mahalagang bagay na importante talaga sa'yo. At eto nga, dumiretso na kami at napakababait nga ng mga staff dito. Buti na lang umabot pa kami. At dito nga, in-interview na yung aking kapatid kung ano mga nilalaman na ng wallet ng aking bayaw at sigurado ba na dito talaga sa barangay na ito nalaglag. Eh sigurado naman daw yung bayo ko kasi sabi ng mga tambay meron nga daw nakapulo. At pagkapulot nga daw niya ay sabay alis. Sana naman mapabalik yung pitaka ng bayo ko kahit yun na lang mga ID ang laman kasi alam niyo naman kung gaano kahirap mag-asikaso ngayon ng mga papel. Matapos nga namin pumunta sa barangay hall ng San Juan, eto, at umuwi na nga kami. Sana naman may magsauli ng pitaka ng bayo ko at sana nanunood siya ngayon. Eh kahit isabit na lang sana doon sa barangay hall ng San Juan o kahit PM na lamang ako. So eh maraming salamat po sa inyo at sana ay isa sa inyo ay makakita nito. So yung mga kanot-not, ginawa ko ito para makatulong dun sa bayo ko kasi alam nyo naman talaga kung gaano kahirap mag-asikaso ngayon ng papel, lalo na yung lisensya niya yung pinaka-importante. Sa mga makakakita nga pala, ito nga pala yung aking bayaw, yung kamukha siya ni Junipoy. Kawig siya, no? Hernan Junido nga pala ang pangalan niya, baka sakaling may makasimot. So yun mga lodi, Hernan Junido. Huwag nyo rin kalimutang i-share ito mga lodi kasi baka yung nakakuha kaya lang niya hindi na ibigay, eh nagmamadali siya o may trabaho pa rin siya, no? Para makita rin niya ito, ano? Maraming salamat.